Okay, what's up Winnipeg? Nandito tayo ngayon sa jeepney, kasama natin ang pinakagwapo at pinaka hindi lang gwapo, no, yung sa tema ng lalaki, ito yung parang nakaka-distract pag katabi mo siya, parang kahit anong papogi ko. So, mga kabarangay, Luke Mijares. Hi, mga kabarangay, magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo sa mga taga dito sa Winnipeg. It's great to be back here again. Thank you. Maraming salamat sa inyo ni Nina. At isa to sa mga pinaka-big day ng Winnipeg na makarating kayo. Most especially ikaw. This is your first time, right? Sa Winnipeg, second time. Second time, oh! Pero yung first time, hindi talaga dito sa Winnipeg. I think, Nipawa. So, oh, Nipawa. Manitoba. Manitoba. Hours away from here. Yeah, so napakaswerte namin at nakarating ka dito sa Winnipeg. Hindi nyo na itatanong, isa ako sa mga big fan ni Luke Mijares. Hindi ko lang talaga kayang ma-hit yung mga nota niya eh. Paano nagsimula si Luke Mijares sa pagkanta? Nagsimula ako sa Bohol pa. Isaya ako. I'm from Bohol. Sa mga school programs, ganyan. Yeah. And then, but I was more of a dancer noon. Oh, really? Kasi kiti-kiti ako eh. Oh. Payat. So, nagbe-breakdance ako noon. And, nagbabike ako noon, palipad-lipad. Oh, mahilig ka rin magbike. Yeah. And then, ano pa, varsity ako ng table tennis. So, mas kilala akong ganon. But, nagkataon na na-aksidente ako sa pagbabike, yeah. Nabali yung paa ko. So, doon ako nag-shift, naging singer na. Singer, oh, super talented so, pala si Luke Mijares, yeah. Di natin alam. So, at least, nandito siya sa Winnipeg, marami tayong gustong malaman sa kanya, no? Before anything else, since sinabi mong taga-Bohol ka, marami akong kakilalang taga-Bohol dito. Mm-hmm. So, pwede mo ba silang i-invite sa language mo, sa Bohol? Sa tanan nga mga Bisaya nga nagtanaw karon, I hope nga makatanaw mo sa show na mo ni Nina tomorrow night sa Canto Bar and Lounge. Nina Love Moves Canada Tour 2023. Ako yung mag-guest niya, so just malingaw kita kay Bibo kaayo na yung mga love songs, so napo yung mga fast songs. So, tanang mga bisdak, taga Cebu, taga Bohol, or asa mo, tanaw mo, I hope. Yeah. So, yeah. Thank you. Another thing, sa mga kanta mo na sumikat, ano yung pinakapaborito mo? Yung talagang pag kinakanta mo siya, yung hindi ka, kasi may mga ibang singer na, kumbaga, kunyari, ito yung kantang sumikat niya, paulit-ulit nire-request ng mga tao, di ba? So, sa mga kanta mo, ano yung talagang hindi mo malilimutan? Yung talagang pag kinakanta mo, nandun pa rin yung feelings, yung, alam mo yan, yung engagement, yung marriage doon sa kanta. Nagsimula ako sa, taga-Bohol ako, tapos from Bohol, yun nga, nag-aaral ako sa Cebu, discover ako sa Cebu, and then after college, nagtrabaho ko konti sa, I was a car salesman, nagtrabaho ko sa isang fast food chain as a marketing assistant, pero gusto ko yung kumanta talaga, so nag-Manila ako as a solo artist, and unfortunately, yung manager ko iniwan ako. Mm-hmm. So, nagkaroon akong banda kung saan ako nag-reliever, during absent yung singer, ako yung kumakanta. Mm-hmm. And yung banda na yon nagkataon na nag-front act sa isang party. Nandun yung South Border. Yeah. So, nakita ako ng mga members ng South Border. So, naging kaibigan ko sila. And then, fast forward, nung minsan na nag-absent si Brix, it was 1997, ako yung reliever din. Yeah. And nung na wala na si Brix sa South Border, yeah. 1998, I was over. Formally introduced as a member of South Border. Yeah. Yung mga songs na kinakanta namin nung nasa banda pa ko, of course, yung Kahit Kailan, Love of My Life, and then kay Brix talaga yun, siya yung orig. Yeah. So, ako yung kumanta ng mga live version. Nagkaroon kami ng concert sa Araneta Coliseum. 1999 yun. Yeah. So, yun. Naala tayong edad natin. Okay. High school pa ako noon. Yeah. So, parang college yata ako. So, yun. Tatrabaho na yung
alam mo, hindi talaga mawawala na yung song si ni Bricks na ni-record, yun talaga yung hinahanap pa rin kasi yun yung dun sumikat ang South Border. Yun nga, kumbaga, nagpasalamat ako sa fans ng South Border kasi tinanggap nila ako nung pumasok ako. Yeah, totoo. And ang daming mga songs na talagang maganda na nakakanta ko. Yun nga, kahit kailan, Love of My Life. But siguro yung pinaka-memorable sa akin ay yung nagkaroon kami ng concert na live. And then, kinanta ko yung Jackson 5 medley. Oh! So, isa yun talaga sa kinanta ko nung nasa banda pa ako, na paborito ko talaga. And yung Do You Believe in Me na fast song. So, nakakatawa nga kasi ako lang yung palang marang urig talaga na sumikat. Puro, ano, puro mga remake. But okay na rin yun. So, next question. Marami nagtatanong sa akin kung available daw si Luc Mijares. Ah! Ay, may asawa na ako. Sorry kayo, may asawa na po si Luc Mijares. Ganun talaga mga gwapo, madaling ma-taken. I have two kids already. Two kids, How old are your kids? 19 yung panganay ko, babae. Yeah. Tapos yung bunso, magsi-16 na. So, ba? Malaki na sila. Malaki na sila. Hindi talaga tayo nagkakalayo ng edad, no? Yeah. Pwede bang malaman yung name ng wife mo? Inger or Inger. Parang Inger. Singer na singer. Walang ba? S. Pero pag galit siya, Inger. Alam mo na. So far, sa tour mo ngayon dito sa Canada with Nina, ano yung pinaka masasabi mong pagtanggap sa'yo ng mga Canadian, mga Filipino-Canadian? Lahat ng cities actually. Yun nga eh, malamig yung panahon dito, yung weather, pero yung pagtanggap sa amin ni Nina, mainit. So wala akong masasabi na itong lugar na to, ganito, but lahat eh. Super accommodating. Yes, lahat nagsasayawan, lahat talaga nag-i-enjoy. Pag love song, may minsan nakikita mo na parang gustong lumuha ng konti. Okay, hindi ko na patatagalin to. Again, this is Luc Mijares. Just invite them again for your concerts with Nina tomorrow. Yes. Tomorrow night po, I'd like to invite everyone dito sa Winnipeg or kung medyo malapit kayo sa Winnipeg to watch the concert of Nina, Nina Love Moves Canada Tour 2023. I'll be your special guest sa Canto Bar and Lounge. Show starts at 8 or 8:30, but the gates will be open at 6 p.m. Special thanks kay Marby Aguilar for bring us here sa Winnipeg. And of course, No Such Entertainment kay Jason Purino. Ayun, maraming salamat talaga. Pagdating kay Nina, nako, wala na kayong hihilingin pa. But love songs, binitan, basta. You'll have a great time tomorrow night. So, Canto Bar, Lounge, Restaurant and Lounge tomorrow night. Nina Love You. See you there. And please don't forget to watch Master JC channel. Siyempre, hindi mawawala ang ating matalik na kaibigan na si Marby. Since nandito na sila Luc and si Nina, pwede mo bang imbitahan ulit yung mga kaibigan natin dito sa Winnipeg? Ayun, iimbitahan po namin kayong lahat na manood bukas sa April 28 para sa ating Nina Love Moves in Winnipeg featuring Luc Mijares po. So, yayanigin po natin ang Winnipeg ng mga maiinit na kanta nila, na mga love songs at mga pang good vibes na show. Yeah. Iyong. So, paano nila mabibili yung ticket? So, kung wala pa po kayong tickets, tawag lang po kayo sa 204-962-2903 and available po ang ticket sa door ng 6 o'clock. Konti na lang po ang tickets. So tawag na po kayo or... Ilalagay natin dito yung mga number nila sa baba para madali nilang makuha or makatawag pagka kailangan ng... Sobrang konti na lang po ito. Yeah. So maraming salamat, Marby, sa Pinoy Tribe, sa iyong team, sa pagdadala ng mga ganitong kakaibang concerts na hindi nila nakikita basta-basta. I mean, dito taon-taon na nagpupunta yung mga artista, pero pinipilit ng Pinoy Tribe na makarating sila dito. Gusto ko lang pong magpasalamat sa No Such Entertainment para sa pagdala ng ating mga malulupit na artist. Thank you very much. Thank you.
At abangan nyo at marami pa po kaming mga partnership na mga parating. Thank you very much. Thank you, Master. Thank you, Master. Master Casey Channel.